Okay, let's continue. Okay. We'll proceed stages of fire. Okay. Phases of burning. The three stages of fire. Okay, A, incipient beginning phase. The initial stage of fire. Okay. Kung paano nagsimula or paano magsisimula ang sunog? Saan magsisimula ang sunog? Okay. Normal room temperature. Okay, ganito, normal lang siya. Okay, oxygen plentiful. Okay, present ang oxygen. Thermal updraft prices accumulate in higher point. Okay. Medyo mas mainit sa taas. Yan. Okay. Flame or of temperature of 10,000 degree Fahrenheit. Okay. Producing pyrolysis produce water vapor, carbon dioxide, sulfur dioxide, and other gases. Okay. Karamihan ng mga... Ay, itong pyrolysis, ito ang sinasabi ng uling na siya. Okay. Yung halimbawa, yung kahoy, nasunog yung kahoy, yun yung result niya is pyrolysis or uling in Tagalog. Okay. Next, free burning phase. The second phase of burning in which material of structure are burning in the presence of adequate oxygen. Okay. What is the characteristics? Number one, fire has involved more fuel. Okay. Kaya maraming nadadamay na bahay-bahay pag may susunog ang isang bahay at dikit-dikit ito. So, maaaring madamay yung kabilang building or kabilang bahay. Kasi nga, yung init na nagbibigay, na binibigay ng fuel para dun sa kanyang fuel ay para madali itong masunog. Okay. Oxygen supply is depleted. Okay. Continuous at maganda yung kanyang oxygen. Heat accumulate the upper area. Halimbawa, nasunog ang opisina or isang bahay. Ang pinaka nadadamage ay ang kanyang bubong or ang kanyang nasa taas. Bakit? Ang apoy kasi ay pataas. Yan, pataas. Hindi, walang apoy na pababa. Lahat pataas. Okay? Temperature exceeds 1,300 degrees Fahrenheit. Okay, area is fully involved. Okay, halimbawa, isang building or isang establishment or isang bahay ay nasunog, ay yun yung sinasabi na meron na siyang pyrolysis. Buo ng bahay ay naabo na, yung sinasabi nila, yun yung sabi ng area is fully involved. Involved na yung buong area. Okay, next. Smoldering. The final phase of burning wherein the flame ceased but dense smoke and heat completed filled the confined room. Okay. Itong smoldering na to, yung sinasabi nila ay naapula na yung sunog pero meron pa rin siyang usok na nakapaligid sa kanya. Okay, pag isang kahoy na sinunog mo siya. So pag binuhusan mo siya ng tubig, agad-agad ba na mawawala yung kanyang usok? No. Hindi basta-basta mawawala yung usok. Okay? Try nyo. Kahit na i-try nyo, sunugin nyo. Kahit na kalahati yung masunog sa kanya, and then, lagyan nyo ng tubig, isang tabo, or kahit naan, mayroon pa rin siyang usok na ilalabas. Okay, characteristics, flames may die and leave only growing ember and then superheated fuel under pressure with little oxygen. Okay, may konti siyang oxygen. Okay. Intense heat will vaporize lighter fuel components such as hydrogen and methane increasing the hazard. Okay, pagkatapos mag-apula ng sunog, agad-agad bang papasok or agad-agad bang pupunta yung tao sa pinangyarihan ng sunog? No. Kasi nga po, meron po siyang sinasabing to hydrogen and methane. Yun. At yun po ay nakakasama sa kalusugan ng isang tao. Okay? Next.
Temperature through building is high, very high, and normal breathing is not possible. Okay. Pag sa isang building, maraming usok. Okay. Pag mausok, mausok siya. Then, marami din siyang mausok. Then, pumunta ang isang tao, hindi magiging normal ang kanyang paghinga. Okay. Oxygen deficiency. Okay. Next, let's proceed to classes of fire. Okay. Merong classification of fire. Okay. Class A. A material involving vegetable fibers, woods, paper, straw, grain, and grass. Combustible materials such as coal and coke. Nearly all trash fire is considered class A. Bawa, itong coupon ba na to, considered siya as class A. Mabilis siyang masunog. Okay? B, materials including petroleum products such as gasoline, fuel oils, lubricating oils, and grease. Animal fats such as butter, lard, vegetable extract, as alcohol like linseed oil, and turpentine, natural gases, and compressed gases such as butane, propane, hydrogen, and acetylene gas. Okay. Alcohol. Okay. Ito, alcohol. Lagyan natin ang bating bulak. Yan, lagyan natin ang bulak. Then, sindihan natin siya. Anong classes of fire siya? Alcohol. Okay? Na-classify siya as class B. Okay. Next. Class C. These fires involve electrical motors, electrical appliances, and apparatus. Okay, pag na sa electrical malfunction naman tayo is classified as class C. Okay, next, class D. These materials involving combustible materials, alloy or metal compounds, ether, solid or semi-solid of liquid state. Okay. Ito na yung mga hindi basta-basta ang nasusunog to. Pero yun yung sinasabi ng class D. Okay, next. Fire suppression, control and extinguishment. Fire suppression, ano ba yung nasa isip natin pag fire suppression? Suppress fire, pinaligtad lang natin. Fire suppression or suppression of fire. Or suppress fire, pagpatay ng sunog. Okay. Fire suppression means slowing down the rate of burning, whereas control, keeping the fire from spreading or holding the fire to one area. Extinguishment of fire means putting the fire completely out. Okay. Pag sinasabing fire suppression, ito yung parang mini-minimize lang siya. Slowly, parang dahan-dahan lang siya pinapatay yung sunog. Next, control. Kino-control siya na hindi, halimbawa, isang bahay at may kabilang bahay dito, kino-control nila para hindi madamay yung isang bahay. Okay, extinguishment. Halimbawa, ito na patay at yun yung papatay. Ito yung bahay na to ang may sunog. Then doon lang sila mag doon lang yung pagpatay na or wala nang sunog, yun yung tawag na extinguishment. Okay. How each four method of fire extinguishment work? Under the triangle of fire concept, there are three ways of suppressing, controlling, and extinguishing a fire, namely. Okay. Number one, okay. Let's proceed to cooling. The cooling process uses an extinguishing agent whose primarily characteristics is heat absorption. Water is the best general cooling agent for firefighting purposes. Used in class A fires, the water absorbs the heat generated as the surface of burning material, thus reducing temperature of the burning below its flash point. With a class A fire, the water absorbs much of the heat, reducing the vaporization rate of the liquid fuel. Okay? Yung cooling, karamihan ang ginagamit ng ating mga bumbero ay tubig. Oh, yun din ang pinakamadali
na gamitin. Yun yung ginagamit nila as cooling agent. Okay. Next, smoothering. This includes the oxygen from the fuel so that gases or vapors of the fuel cannot ignite and continue the combustion. CA2, foam, AFFF are used to purpose. Use this purpose. Okay, next, separation. The removal of fuel as in the example of turning off valve in the gas line prevents the fuel and oxygen from coming together. If fuel is not available, then heat regardless and the temperature cannot affect the fuel. There is no fire. Okay. Bawa, sa hose o yung hose. Example lang natin yung tubig. Pag nag-iigip tayo, okay. Pag naka-on yung fuel, yung gripo, okay, tuloy-tuloy yung kanyang tubig paglabas ng tubig. So pag in-off mo, mawawala yung tubig. Okay, gaya din nito. Doon tayo sa parang sa gasolinahan. Okay. Pag naka-off yung valve, walang gas na lalabas. Okay, sineseparate niya ang fuel. Okay, para ma-separate ang fuel. Okay. Next, the fourth method of extinguishment is known as inhibition of the interpretation of chemical reaction.